Amen. Masipa, ganyan mo sa'yo. Hindi naman masipa. Abala, ayun, okay. Abala, thank you. Abala, busy. Sa ilong ko, sa aming busy. Sakot ka, sakot. Masakot. So, kini, kibura, na-mention din eh. Kito ang mga nag-lusot siya. Asayin guys, or her name was BCB. She was a nurse. Nurse siya sa panimalay ni Jacob, particularly kay Rebecca, asawa ni Jacob. Naguna ang saman ang implikasyon
Ako sa gabi, just to get an ounce of honey, as we know, na nagpuproduce kini ng honey. Kabalong ang dami ang natanan. Amen. 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 Nagpuproduce ni siya ng honey. She has to travel 2,000 miles to look for 1,000 flowers. Mayroon mo na nga-travel 2,000 miles and then 1,000 flowers ang iyang hapunan para musulog ng nectar. Kaya ng nectar niya na mahunan niya itago, duwa ang stomach ng BCD, as I had studied. One stomach is called the honey stomach. Yung nectar na masuyog niya doon sa flower, doon niya nilalagay sa honey stomach. Ang pagkaon niya, pagkaon niya, he has another stomach called food stomach. So, hindi magsagol ang honey kaysa sa food niya. Ang inyong honey na nilalagay niya sa stomach niya, doon later on, iyan na i-produce doon, i-produce na doon sa iyong bihay, and then you produce the honey. And it only takes 1 ounce of honey sa iyong hagot for 2,000 miles and 1,000 flowers for sanang kamus. Imagine, kapunto ko na niya, rabiha kabisi ang bikinaklan, baghan na niya matrapin, baghan ng flower niya matuha para to produce a bottle of honey. She, or the bee, was very hard work, and that should be our natural commandment. Amen. Kinahanglan ang mga tao sa Ginoo must be like the busy bee. Nag-iwali na, sungon ang mga problema, sungon ang mga pagsulay, inyong ulan, pag-iwag magkaipunsa niya, may sumuan pa wala, you are persecuted, wala ba? In this place ka man ang tao, you just keep doing and doing and doing for the will of God and for the work of God to produce honey that will bring sweetness to the lives of men. Amen. Kaya maon ang trabaho nila, magdala lang ng sweetness. Minsahe ka ng kanato, dapat mga sweet tayo. Amen. Pagsulod mo pa lang niya, hindi na sweet eh. Maasin ng lukhan mo. Pili ka, ka-incarnate sa pastor, pag ano mo pa lang, maasin na. And yung samot ka, pag pinamutanak mo, kumusta? Pag-ambog mo na, pastor. Hindi nang pag-iwan mo na, kumusta? Well, pastor, in spite of the many talents, I'm still kicking, I'm still alive, I'm happy, serve God! Amen! Amen. Sabay ako sa bibi, itik, sa ilong ko, mga gis, gus. We should be like the bee producing honey in our chest. Amen. Amen. Kabalo pa mong napuman, daghan ang naga, nagkapagitan ng honey, pagkayroon ng honey, daghan ang tao, daghan ang layon, kanya ito mga animals, mga manalap, gusto tayo nila surrounding ang bihay. Kaya naman, honey is a sweet thing to the lives of people. Our church should be a bee producing honey. So people around our community should come because they say, well, we have to go together. We have to go to that place. My honey door, my kanis ang buhay door. Amen. 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 Hindi nga mo naman sabi ka kung sino ba yan. Wala ka ayaw ng mga Anabaptist. Pagsulog mo pa lang, mga anak ka. Amen. Mura nagbibiga na kita, haba ng muso na to. Ay. Mamumuska ka, nandiyan ang... Shama na. Ay, amen. Amen. Sobra pa ka sa Ginoo, hiling ka kapasahin mo. Ayaw mang Ginoo, makapasahin mo. Amen! Isang hindi ka nga yan pasahin mo, hindi pasahin mo ka. Praise God! Sa lahat,
sa church, isa na ka. Nandiyan ang disunity. Ngayon man na walang, walang practice kung isa na ka kung sumbahan lahat ng kaming kamat. Kaya nga naman, we do not produce honey, we produce sour grapes. Narinig ko ito at tinapin ko ang ilustrasyon. May dalawang klase na gibal sa simbahan. One is likened to honey and one is likened to sugar cane. Both are sweet. Both are sweet. Matamis na. Pero kinig sugar cane na Christian sa paghatak. Ang sugar cane mo, yakun mo ka para makaproduce ka ng katas. Sa gabi na, minsan magkakutol-kutol ng ipon mo para makaproduce ka ng katas. Ngayon ang mga mga Christian, sama sa tubo, mapagpinan ka gano'n. Lisod, bumunod. Tayo, kasi pernami daw kayo sa bawat anak. Pagkwang ka lang, pag-inoon nga may dito. Ako ba sa ganyan ang hari. Pag tinusok ko lang, mutubo tayo. Lahat hindi ko na kinangan usap. Hindi ko na kinangan gahi. Hindi ko na kinangan ano ba, magkuktas pa. Ang hari ko, lusok na lang, mutulog tayo. And it gives witness to the soul. Amen. Amen. Aside from liking to a bee or a piece of bee, she was an arse. An arse to Rebecca. Now in the Bible, let me educate a little. Ang mga idea, in the Bible, there are only two kinds of servants na babae. One is the handmaid, and the second is the nurse. What's the difference? The difference is a handmaid served by obligation and because of witness. A handmaid ay parang hired laborer, katabang sa ating kaibigan. She will serve because she is obligated to do it. She is obligated to serve. Of course, may bayad, but we need some to resign. Pwede siya magpadayon, but naa sa iya, but ang iyang abuto, ang iyang motivo, ay by obligation, because she was a slave or a handmaid. While the nurse served earthly to the rest of her life. Pagpapinong nurse ka, dedikado ka na makamigit ka ng pamilya hangtong sa kamatayan mo. Makamigyan na klase at may ahasagan. At saan ang kailangan natin sa simbahan? Amen. Hindi ka na kailangan ng handmaid na muserve lang kasi publikasyon ko, mahulaw ko kundi kong simba kasi inyo ko backslider. Muserve ko kay kailangan ibayanan ko or muserve ko kay kasi po niya, i-disiplina ko sa pastor o sa simbahan. Ang nurse ay serving heartily, walang bayan, may bayan man, to the rest of her life because she is serving the King of Kings and the Lord of Kings. Amen. That's right. Amen. And Deborah served Jacob the rest of her life after kamatay. Namatay siya dyan. Kaya nga, tinay ko lang ito na burial or burial at visiting at better. Ang pagtubog sa usaka, abala na bubuyog sa better. Tatlong bagay na sa Diyos about this visiting or Deborah. The third point is Deborah's sudden death. Ang first point is God's special direction. Number two, Jacob's strong decision. The third, Deborah's sudden death for the sake of outlining. Three things about Deborah. First, being a nurse.
Sister Rebecca, serving the family heartily, surrendering herself without reservation. At postpone ko unta mauna ang atong pagpangalagad sa Ginoo, let us serve God heartily, not to please men, not to be seen of men, but to serve God because we want to please God. Amen. Amen.